Hi guys! Ngayon ay gagawa tayo ng vlog-vlogan uli. Ito ngayon si Inday sa kusina as usual. Alam nyo naman ang katulong, walang ibang espasyo kundi ang kusina. Kusina, hanggang kusina lang tayo pwede magdinaldal. Ngayon may hawak-hawak akong pinya. Ito ay ating pagkikwentuhan kung ano ba ang pinya. Okay guys, see you later. Ngayon guys, andito ngayon si Inday sa kusina. Diba sinabi ko na, charot. Hahasain muna natin ang ating panlaban. Ang alamat ng pinya. Isang araw sa bundok ng Tralala may nakatirang pamilya. Tapos ang nanay nagluluto ng lugaw sa kusina. Habang nagluluto ang nanay sa kusina ng lugaw, nahulog ang sandok sa kanilang banggirahan. Banggirahan na. At pagkatapos ang nanay, tinawag niya ang kanyang anak. Sinabi niya, "Anak, kunin mo doon yung sandok na nahulog sa banggirahan." Yung anak, sumunod sa nanay. Pumunta doon sa ilalim ng banggirahan para kunin ang sandok. Kunin ang sandok na nahulog. Tapos yung anak, umakyat, pumunta sa nanay. Sinabi niya, "Mami, mami, hindi ko nakita ang sandok." Sabi nung bata sa nanay, "Mami, mami, hindi ko nakita ang sandok." Tapos ang nanay, dahil wala nga siyang pasandok sa lugaw, nagalit. Sinabi niya, "Sana magkaroon ka ng maraming mata para makita mo yung sandok na pinahahanap ko sa iyo sa ilalim ng banggirahan na nahulog." Nagtampururot ang bata, umalis. Umalis siya. Hindi na siya nakita ng kanyang mga magulang, ng kanyang pamilya. So yun, mga ilang araw, mga ilang days, mga ilang weeks, may tumubo na ganito sa kanilang bakuran. Nung tumubo, ayan na hinog, pinitas ng ina at binuksan niya ng ganito. Tapos sinabi niya, "Ay, bakit ang daming mata?" Kaya pinangalanan niya ang ganito na pina, pinya, sa English pineapple. Ano ba yan? Gawa-gawang istorya dahil kay Marites. O diba? Ayan guys. Magagawa si Inday, nagbabablog-vlog-vlogan. Diba sayang naman? Pang-upload din ito, no? Kahit walang thumbnail. Kaya lang hindi ako eksperto guys mag-ano. Hindi ako expert magbalat. Hindi ako expert magbalat nito. Babalatan na natin ng ayon sa kaya ko. Tanggalan natin ng mata. Ayan. Diba? Your smile is not the first heartbreaker. My eyes is not the first to cry.
I'm not the first to know. There's just no getting over you. I'm hopelessly devoted to you. Ay, paborito kong kanta yan. But now, there's nowhere to hide. Since you push my love aside, I'm out of my head. Hopelessly devoted to you. I'm hopelessly devoted to you. Yung mga paborito kong kanta ng araw. Tsaka yung ano yan, yung kanta ni Olivia. Olivia Newton-John ba yun? Ganun ba yung pag-pronounce? Hayaan nyo na pag-pronounce ko? Bakit ba? Tsaka yung kay Barbara. Barbara, ano ba yung Streisand? Ano ba yung? Life is a moment in space. When the dream is gone, it's a lonelier place. I kiss the morning goodbye that you and I, leaving each other's heart. We may be oceans away, you feel my heart. I hear what you say. The truth is ever a lie. I stumble and fall, but I give you it all. I am a woman in love, and I do anything to get you into my world and hold you within. It's alright, I defend. Ang pagiging house helper dito sa ibang bansa, kailangan ini-enjoy yan. Yes, naturalmente, pagbago ka palang naandyan lahat, ang lungkot, pighati, pangungulila sa pamilya, sa kung ano-ano pa na dapat pangungulilahin. Natagal na ako nag-i-inabroad. Kaya ramdam ko sa mga nagbago, ramdam ko yan. Kaya kailangan, maganda nga ngayon dahil meron ng cellphone, meron ng social media. Ay, nung araw, sulat-sulat. Gusto ko katagal bago dumating ang sulat. Ayan na siya, guys. Ayan, kaya lang salasalabat, diba? Ganun. Kaya kung sinong gusto mag-abroad, kailangan lakasan nyo ang loob nyo. Tsaka kailangan marunong din kayo magsalita mag-isa. O tingnan nyo si Inday, kasalita mag-isa. Kinakausap ang sarili. O, nandyan naman kayo. Pagpasensya nyo na yung mga video-video ko dyan. Kasi natural na video yan. Walang edit-edit. Diretso yan. At kahit kita nyo naman yan. Although may mga nabibili-bili naman dyan ng mga thumbnail-thumbnail, outro-outro, okay na yan, huwag nung bili-bili. Bibili pa eh, maganda nga yung natural. Di ba? Ayan. Hindi naman, ay, ano na ito nangyari, nalata. Tekman na natin. Masarap siya. Ayan, pupugutin na natin ito. Microphone. Hey now, hear what I say now. Happiness is just around the corner. Hey now, hear what I say now. Every, ano ba yun? The Binga Boys is coming and everybody's dancing. New York and San Francisco and Intercity Disco. The wheels is turning and traffic lights are burning. Hahaha.
Kanya-kanyang trip. Walang pakialaman. Ay, bahala ka, bahala rin ako, charot. Ginawang microphone eh, anong ba yan? Sabagay, pwede na rin. Grabe. Grabe makatawa si Inday. Ganoon talaga ako tumawa malakas. Ayan na. Huwayayin natin ang maliliit. Kasi kakain yan sila. Pag na sobrang kasi kakain ito, naano yung dila. Tawag nito. Parang masakit sa dila, di ba guys? Ang tingin niya. Alam nyo guys, may nakadikitan ako. Totoo, nandito pa nga sa akin eh. Ito nakadikitan ko. Basta nag-iwan lang siya ng ano, ng kanyang, ng bahay niya. Ako naman, nino ko siya ni screen record. Sabi niya, dalawang video ang panoorin. Ako naman, aligaga, pinanood kong dalawang video. Alam nyo, iniwan niya ako. Iniwan niya ako ng 9 days, hindi niya ako binalikan. Oo, hindi niya ako binalikan, hindi niya ako binayaran sa madaling salita. Ang ginawa ko, pumunta ko talaga doon sa ano niya. So, talaga yung sumbahay niya sa Whitey. Nag-message ako doon, nag-ano ako doon, sinabi ko sa kanya, nasa comment niya, dumalaw ka sa messenger mo, dumalaw ka naman doon sa messenger mo pag may time. Di dumalaw siya doon. Pagdalaw niya doon, akala ko babayaran niya na ako. Pinadala ba naman ako ng number ng GCash? Sabi ko, ang tibay mo din ah. O, ganun ko talaga, totoo yan. Ang tibay mo ah, sabi ko sa kanya. Makakarami ka niyan. Iplininga na nga kita ng dalawang beses sa video mo. Hindi mo ako binayaran, papadalawang ba ko ng GCash number? Huwag kang ganyan, sabi ko sa kanya. Abusado ka, huwag kang abusado. Magbayad ka. Hindi pwedeng ganyan, di mo ba alam? Wala, huwag lang ma-offend ha, totoo naman. Huwag lang ma-offend kasi ako Pilipino din naman ako, taga-Pilipinas din naman ako. Walang ma-offend. Ito sinasabi ko lang ang totoo. Alam nyo, sa Pilipinas, sa nag-YYT, wala namang mahihita dyan ang malalayo. Kagaya namin na nandito sa malayo, wala kami mahihita. Wala kami makukuha. Siguro saging mayroon. Pero yung talagang WH ang pag-uusapan, maganda ang hatak dito, mag-play. Huwag naman ganun. Ano ba yan? Iplinig ko na nga siya ng dalawang beses sa video niya. Apaga? Papada... Kakaiba siya. Masyadong demanding. Akala niya siguro ganun-ganun lang. Hello? OMG. Pag i-play ka, magbayad ka. Ano ka ba? Common sense lang yan eh. Porkit hindi ka inaano, hindi ka magbabayad. Hindi yan pwede. Ano ka ba? Yun lang. Pero yung mga iba-iba na mga ano, wala yun. Tulong-tulong lang yun. Aba lang number ng GCash. Ano ka? Pinatago. Ito na siya guys. Ang ating kapinya-pinyahan. Tignan natin, kuha tayo ng asin. Ito may asin ako. Grabe no. Tibay eh. Ang tibay niya eh. Ito ng asin, tignan natin. Kuha pa tayo. Wala. Guys! Salamat sa panunood. Salamat sa pakikinig. Salamat sa lahat, sa walang kwentang video-video, upload-upload, vlog-vlogan. Pag may pagkakataon, video-video. O diba, sayang din yan. Nasa manunood niya kung anong trip niya. Okay guys, thank you for watching. Maraming salamat. Regards sa lahat.
pagpasensyahan nyo na ako, sinasabi ko sa inyo, wala lang ma-offend, totoo naman. O, di ba? Maraming salamat. Bye!